Matagal nang inaasam ni Paul Servat na bumuo ng sarili niyang pamilya. Kaya naman ang makilala niya ang kanyang soulmate sa katauhan ni Barbara Bienvenue, hindi na siya makapaghintay na magsimula ng bagong buhay kasama ang babaeng minamahal at kasama doon ang pagkakaroon ng anak. Kaya't nang sabihin ni Barbara na siya'y nagdadalang tao na, labis niyang ikinatuwa ito. Ngunit isang kakatuwang pangyayari ang kanyang matutuklasan nang ipapanganak na ni Barbara ang kanilang anak. Ano ang kanyang nalaman dahilan upang isumpa niya ang araw na nakilala niya si Barbara? Narito ang aking kwento. Naninirahan at nagtatrabaho si Paul Servat sa Montreal, Canada. Bagamat napaliligiran siya ng mabubuting kaibigan at mapagmahal na pamilya, kulang ang kanyang kaligayahan dahil wala pa siyang sariling pamilya na matagal-tagal na rin niyang inaasam dahil medyo nagkakaedad na rin siya. Nagtatrabaho siya 6 na araw sa isang linggo at naisip niyang parang walang kabuluhan ang kanyang pagsisikap dahil may kulang sa kanyang buhay. Kaya't na-realize niyang panahon na para asikasuhin naman ang kanyang love life at maghanap ng babaeng makakasama habang buhay. Ngunit upang gawin ito, kailangan niyang lumabas sa kanyang comfort zone. May pagkamahiyain kasi siya, ngunit sa tulong ng makabagong teknolohiya, pwedeng-pwede na siyang maghanap ng babaeng tulad niya ay single din. Nag-sign up siya sa isang dating app. Umaasang makikilala niya doon ang babae para sa kanya. Hindi naman nagtagal at may isang babaeng kumuha ng kanyang atensyon sa katauhan ni Barbara Bienvenue. Nagsimula silang mag-usap at habang tumatagal ay nabuo ang isang espesyal na pagtitinginan. Lagi siyang napapangiti ng babae at unti-unti ay nahulog na ang loob niya dito at umaasa siyang si Barbara na nga ang babae para sa kanya. Kaya naman upang mas makilala pa nila ng husto ang isa't isa, nagdesisyon silang magkita sa Montreal. Unang dumating sa kanilang tagpuan si Paul at nang magkita sila, natuwa siya dahil sa tingin niya ay walang kahit na anong itinago sa kanya si Barbara. Kaya't sa unang tingin pa lang, alam niyang si Barbara na nga ang itinadhana para sa kanya. Naging madalas ang kanilang pagkikita ng mga sumunod na linggo. Hanggang sa tuluyan na siyang umibig sa babae at nagtiwala dito bagamat hindi pa niya ito lubos na kilala. 2 buwan ang lumipas mula nang sila ay magkakilala. Kinausap siya ni Barbara at sinabing may mahalaga itong sasabihin sa kanya. Kinabahan siya dahil tila may problema ang tono ni Barbara. Ano kaya ang problema? Naisip niya. Kaya't para matapos na ang kanyang iniisip, nakipagkita na siya kay Barbara upang madinig mismo dito ang nais nitong sabihin. Labis niyang ikinagulat ang revelasyon ng nobya na siya ay buntis. Ilang saglit pa bago nag-sink in sa kanya ang sinabi ni Barbara. Magkakaroon na sila ng anak. Magiging tatay na siya sa wakas at magsisimula na ng isang pamilya kasama ang kanyang minamahal. Kailan lang ay nangarap siyang bumuo ng sariling pamilya at hindi siya makapaniwala na mangyayari ito ng ganun kabilis. Kaya naman labis din itong ikinatuwa ng kanyang pamilya at mga kaibigan. At naging saksi sila sa mga nakalipas na araw na nagdadalang tao si Barbara. Tulad ng karaniwang nagbubuntis, unti-unti ay nag-a-adjust si Barbara sa pagbabago sa kanyang katawan at kasabay noon ang pagkakaroon ng mood swing at pagsusukating umaga. At dahil first time daddy, nag-alala si Paul para sa kanyang baby at kay Barbara. Kaya't pinilit niya itong sumama na sa kanya upang maalagaan siya ng husto sa tulong ng kanyang pamilya. Habang tumatagal ay palaki ng palaki ang tiyan ni Barbara, kaya't naisip nilang baka kambal ang kanyang anak. Nang magpa-check up si Barbara, doon na kumpirmang kambal nga ang kanilang anak. Kaya naman tuwang-tuwa si Paul. Masaya na siya sa isa, ngunit labis pa siyang natuwa dahil 2 kaagad ang biyayang bigay sa kanila. Dumalas ang pagpunta ni Barbara sa doktor at nang sumunod niyang check-up, malusog ang mga sanggol. Ngunit lumalabas sa pagsusuri na 3 ang kanyang ipinagbubuntis. Nagulat si Paul sa balita bagamat ikinatuwa niya ito. Sa huling check-up ni Barbara,
kailangan pala nila ng mas maraming gamit ng bata dahil hindi lang tatlo kundi lima ang dinadala ni Barbara. Ikinagulat ito ni Paul, ngunit natutuwa siya sa maraming blessing sa nag-uumpisa niyang pamilya. Ngunit kasabay noon ay nag-alala siya dahil baka hindi niya kayaning buhayin ang mga ito. Ano ang kanyang gagawin? Maswerte naman si Paul dahil may pamilya siyang laging nakasuporta sa kanya. Naisipan niyang gumawa ng Facebook page para sa kanyang mag-ina at doon ay isinasalaysay niya ang progreso ng mga ito. Umaasa rin siya na sa pamamagitan noon ay makakakuha sila ng tulong tulad ng pagsuporta sa mga pangangailangan ng mga baby tulad ng gatas at diaper. Hindi naman siya nabigo at bumuhos ang tulong mula sa kanilang komunidad. Ngayon ay makakapag-focus na sila sa malusog na pagbubuntis ni Barbara at sa nalalapit na pagsilang nito. Labis-labis naman ang kanyang pasasalamat sa mga taong tumulong sa kanila. Ngunit ang masaya sanang paghahanda sa pagdating ng quintuplets ay mapapalitan pala ng di kanais-nais na pangyayari sa araw ng kanyang panganganak na wawasak sa kanyang pangarap. Nasa ika-34th week na siya ng kanyang pagbubuntis nang pumutok ang kanyang panubigan. Kaagad niyang isinugod si Barbara sa ospital. Doon ay matyaga silang naghihintay at excited na siyang makita ang kanyang mga anak. Ito na ang pinakamaligayang araw ng kanyang buhay. Nang lumabas ang doktor, kinutuban siya ng masama. Alam niya, sa itsura pa lang nito ay may problema sila. Tinawag siya nito at kinausap ng privado. Sabi nito sa kanya, "Nagsimula akong magduda nung makita ko pa lamang siya kanina nang i-admit siya dahil wala kaming makitang kahit na anong record na siya ay buntis. Walang kahit na anong test o kahit sonogram na nagpapakitang nagdadalang tao nga ito. Kaya naman kinailangan nilang magsagawa ng test at doon nga nakumpirma na hindi ito buntis." Hindi siya makapaniwala sa sinabi ng doktor dahil lagi naman niya itong inihahatid noon sa ospital para sa kanyang check-up. Ngunit ayon sa doktor, iyon daw ay isang phantom pregnancy. Tulad ng normal na buntis, nakakaranas din ng parehas na sintomas ang phantom pregnancy. Nagsusuka, lumalaki ang tiyan at nagkaroon pa ng gatas. Kaya't hindi siya nag-isip ni minsan na niloloko lang siya ni Barbara. Ngunit naging malinaw sa kanya ang lahat na alam ni Barbara na hindi talaga siya buntis dahil sa revelasyon ng kanyang kamag-anak. Na hindi ito ang unang beses na ginawa niya ito at hindi nila akalain na gagawin niya itong muli. Lumalabas na ginagawa talaga ito ni Barbara para makalikom ng pera. Sobrang sakit noon kay Paul dahil nawasak ang kanyang pangarap. Ipinagpapasadyos na lamang niya iyon at nais na lamang niyang mabuhay ng tahimik at umaasang darating din ang tamang babae para sa kanya. Para sa marami pang makabuluhang istorya, huwag pong kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Just press the Storya logo and hit subscribe. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli!